Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw! Ako si Tutor Mark. Ako ang inyong makakasama para sa ating math remediation program. Kayo man ay nasa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, o grade 6, ay pwedeng-pwede kayo rito. Kinakailangan lamang na makinig ng mabuti, kaya ihanda ang inyong mga lapis, ballpen o papel para naman tayo ay makapagsimula na sa ating pagbabalik-aral. Ang ating math remediation sa araw na ito ay kadugtong ng ating mga isinagawa na sa mga nakaraan ng pagkakataon. Kaya ating babalikan ang multiples of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Kaya naman, lagi kong binabanggit para sa mga magulang na nanonood, maaari kayong magsulat ng ganito sa papel na kung saan ay makikita ng inyong mga anak ang mga multiples at sa pamamagitan nito, madali nilang mamememorize ang mga numero. Mga bata, handa na ba kayo? Kung handa na, tignan ito ng mabuti at ating ngayon babanggitin ang multiples of 2. Ready? 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nakuha ba mga bata? Ulitin natin. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Magaling! Ngayon naman ay lumipat tayo sa multiples of 3. Handa na ba? Kung opo, atin ang simulan. 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Mga bata, ating muling ulitin ang multiples of 3. Basahin, 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa multiples of 4. Focus tayo mga bata. Ready? Tignan maigi ang mga numerong nakikita ninyo. Simulan natin. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ulitin natin mga bata, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Mahusay, ngayon ay dumako tayo sa multiples of 5. Handa na ba? Atin ang simulan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ulitin natin mga bata ang multiples of 5. Ready? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Mahusay mga bata. Ngayon, pagkatapos natin na malaman ang multiples of 2, 3, 4, at 5, syempre, dako naman tayo sa susunod. Dagdagan natin. Medyo mahirap-hirap o. Papunta na tayo sa ating multiples of 6. O, tingnan maigi mga bata. 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, at 60. Ulitin natin mga bata. 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. O diba, ang dali lang? Ngayon, hirapan natin ang kaunti, lipat tayo sa multiples of 7. Mga bata, importante na masaulo o ma-memorize natin to para makapag-multiply tayo at makapag-divide ng tama. Ready na ba? O, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Ulitin pa natin. Isa pa mga bata. 1, 2, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Ayan, napakahusay. Ngayon naman ay dumako na tayo sa multiples of 8. Ready na ba? Kung handa na, atin ang simulan. Pwede ninyong galawin ang inyong mga dalili para ma-master. Dahil sa paggalaw nito, makakatulong din yan para ma-memorize natin lalo na yung mga numbers na nasa bandang dulo, yung mga malalaki na gaya ng multiples of 7, 8, at 9. Ready tayo, ha? Paggalawin ng daliri. 1, 2, 3, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Mahusay! Ulitin pa natin mga bata. 1, 2, 3, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Ayan. Ngayon naman, ito, yung medyo malaki-laki. 9. Multiples of 9 na tayo. Sana ay nakakasunod ha. Ready? 1, 2, 3, 9, 18, 27, 36, 45,
54, 63, 72, 81, 90. Mahusay! Ulitin pa natin ng huling beses. Isa, dalawa, tatlo. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Hindi ba nakakatuwa? Mga bata, gaya ng inyong nakita, malaki ang maitutulong kung isusulat natin yan. Tapos, pwedeng habang kayo ay nasa bahay, hawak-hawak ninyo yan at nakaharap kayo sa salamin. At babanggitin ninyo, di ba nakikita ninyo sa salamin yung mga numbers? At sa pamamagitan nun, pagpaulit-ulit na ito ay inyong ginawa, mamememorize at mamememorize nyo yan. Tayo ay nakatapos na ng almost 1 month ng math remediation. Ngunit, naniniwala ako na importanteng ma-memorize pa rin ang mga ito para magabayan kayo at matulungan sa iba pang mga lessons sa math. Ngayong araw, dadako tayo sa division. Tignan ng maigi ang aking inilagay na mga bilang dito. Ang ating gagawin ay division, ngunit magkakaroon ng tinatawag na remainder o total. Para lubos maintindihan, mga bata, hawakan na ang inyong mga lapis o ballpen at ang papel at sabayan ninyo ako. Our digit, ang numero natin ay 79 divided by 2. Sabi natin, kinakailangan ay tignan natin ang divisor, kung ilang digit ito. Ang ating divisor ay may isang digit lamang. Kaya kapag tinignan natin ang dividend, unahin natin ang isang digit lamang. Ngunit gaya ng aking nabanggit, kinakailangan ay pwede siyang ma-divide nito. Tignan natin. 79 divided by 2. Ang divisor ay 2, isang digit. Piliin ang isang digit din ng ating dividend. Cover muna ang susunod na numero. Mga bata, 7 divided by 2. Gamitin ang multiples of 2, hindi lalagpas ng 7. Ready? Go! 2, 4, 6, 8. Tutor Mark, lumagpas. Tanggalin. Ibalik sa 3. What's our answer? Very good. 3. Therefore, 2 times 3, ano yun? 2, 4, 6. 6 ang sagot, yun ang ating ilalagay. Sana ay nakuha. Ano ang sunod natin na ginagawa mga bata? Tama kayo, subtraction. Babawasan natin ito. 7 minus 6. 7, bawasan ng 6. 7. Bawasan ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan ang natira? 1. Write down 1. Nakakasunod? Magaling! Sundan natin. Ano ang gagawin sa 9? Ano po? Ibababa. Ibaba natin ang 9. Bring it down or bring down 9. 19 divided by 2. Kinakailangan daw pag nag-multiples tayo ng 2, hindi lalagpas ng 19. Ready? Go! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tutor Mark, bawasan kasi 20 eh. Ano sagot? Tama, 9. Ano ang 9 na ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Magaling. Kaya naman, 2 times 9 equals 18. Nakakasunod mga bata? Magaling. Susundan natin ang pagbabawas o subtraction. 19 minus 8. Sabi ko nga noon, pag nag-subtract tayo, ay pantay-pantay. 9 minus 8. Siyang bawasan ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang sagot natin ay 1. Tutor Mark, may 1 minus 1. Opo, may 1 minus 1 pa tayo. 1 minus 1 equals 0. Tutor Mark, bakit ganun may tira? Yang tira na yan ang tinatawag natin na remainder. Sabihin nyo nga ng sabay-sabay, remainder, mahusay. Kaya kapag tinukoy natin ang 79 divided by 2, ang sagot ay 39, remainder 1. Uulitin ko mga bata, ang sagot natin ay
39, remainder 1. Tutor Mark, paano yung sinusulat? O, tingnan nyo maigi kung paano yung sinusulat, ha? Kuha lang ako ng eraser. Ayan. So, tandaan ha, remainder ang tawag natin dito. Kapag isinulat natin ang sagot, dito ko ilalagay 39, tapos lagyan ninyo ng R, meaning remainder yon, tapos lagyan nyo ang 1. May ibang mga teacher, ang turo ay capital letter, minsan naman ay small letter, pareho lang naman siya, basta letrang R. 39, remainder 1. Saan galing yung 1? Ito po, oh, kasi meron tayong bukal sa dulo. Kaya, sa mga nakakuha nito, gaya ni Annelyn Bruan, Kurt Trianes, at ganun din kay Chris Jared Trianes. Ayan, very good. Tama ang inyong sagot. Let's now move on to the next digit. 85 divided by 2. Gawin natin ulit kung paano ang proseso. Sabi ko nga, tignan ang divisor, isang digit. Tignan din ang dividend na gamit ang una ng digit sa unahan. Ayan. Cover muna natin. Pwede natin i-divide ang 8 sa 2. Kaya naman, gawin na natin. Multiples of 2, hindi lalagpas ng 8. Go! 2, 4, 6, 8. Ay, super mark, sakto. Pwede yun, maganda nga yung sakto eh. So, 4 ang ating ilalagay. 2 times 4 equals 8. Ano ang susunod natin na gagawin? Magaling, magsasubtract tayo o magmaminus. 8 minus 8 equals 0. Pag 0 ang sagot, huwag nyo nang ilalagay na 0. Lagay nyo lang sa inyong isip na, may imaginary 0 doon. Susunod, ano ang gagawin natin sa numerong 5? Kung ang iyong sagot ay bring down, magaling. Ang ating ngayong bagong numero ay 5. Nakakasabay ba mga bata? Kung opo, hit heart or hit light. Ngayon, ang ating digit ay 5. 5 divided by 2, hindi lalagpas ng 5. Gawin natin ang multiples of 2. 2, 4, 6. Tutor Mark, sobra. Bawasan. Anong sagot? Magaling. 2. Dahil ang 2 times 2 ay 4. 2, 4. At yon ang ating ilalagay. Anong susunod na gagawin? Mahusay. Subtraction. Ima-minus natin. 5 minus 4 equals 1. Dahil ang 5, bawasan natin ang 4. 1, 2, 3, 4. 1 ang matitira. Ano ang tawag dito? Ano ulit? Tama. Remainder. Sabihin nyo nga po, remainder. Mahusay. Kaya kapag sinulat natin ang ating sagot, that is 42. Remainder 1. Nakuha ba? Tingnan nga natin online. Nakakuha nito ay si Hanisel Efes, ganun din kay Zandro Placido. Ayan, nilagyan niya po ng remainder 1. At ganun din kay Kel Guerrero. Very good. Ngayon, lipat tayo sa susunod. 93 divided by 2. Kagaya ng ginawa natin, tignan ang divisor, isa lang ang digit, kaya naman isang digit din ang ating gagamitin sa ating dividend. 9 lang muna. Cover natin yung susunod. Our target is to reach 9, but not exceeding 9. Hindi sa sobra ng 9. Ready tayo? 2, 4, 6, 8, 10. Super mark, sobra. Balik. Ano ang sagot? Tama. 4. Dahil lang 2 times 4 ay sagot, may sagot na 8. 2, 4, 6, 8. 8 ang ating ilalagay. Ano ang susunod na proseso? Magaling! Subtraction. 9 minus 8. Siyang bawasan ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anong sagot? Tama. 1. Ang susunod natin ay bring down 3. Gaya ng proseso kanina. Our new digit is 13. 13 divided by 2. Hindi daw lalagpas ng 13. Ready? Go! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tutor Mark, sobra. Balik. Anong sagot? Tama. 6.
Dahil ang 2 times 6 ay 12. Nakuha ba ninyo yun? Ngayon, atin ang isa-subtract. 13 minus 12. Sabi ko nga, ang pagbabawas ay nasa linya. Bawasan according to the line. 3 minus 2 equals? Very good. 1. 1 minus 1 equals 0. Therefore, what is our answer? Tama. 46. Remainder 1. Sana ay nakuha ninyo ang tamang kasagutan gaya ni na Micaela, Teresel, Pineda, Yarl, Sheriel, LJ Nicole, at ganun din kay Iker Ray na nanonood ngayon. Very good. 46. Remainder 1. Lipat tayo sa susunod. Naging number 3 na tayo. Okay? Ang ating divisor ay 3. Ready? Go! 17 divided by 3. Check the number. The divisor is 3, isang digit. Gamitin ang isang digit, 1. Pwede ba tayong mag-divide ng 1 sa 3? Tama, hindi, sapagkat mas malaki sa kanya yung divisor. Ano ang ginagawa natin? Magaling! Kinakalimutan o iniiwan ang dating numero at dinadagdagan ng susunod na numero. Nag-move on. 17 divided by 3. Ang ating target na numero ay 17. Hindi lalagpas ng 17. Let's do it. O, multiples of 3 tayo. Ready? Go! 3, 6, 9, 12, 15, 18. Chuto mark sobra. Balik natin. Anong sagot? Tama. 5. At ilalagay na natin ang sagot sa ibabaw kung saan ginamit na natin yung linya o yung numero no. Hindi na pwede sa 1. Bakit? Iniwan na natin. Ito ang ating ginamit ngayon. 3 times 5 is equals to 15. At yon ang ating ilalagay sa ibaba. Ano ang susunod na proseso? Magaling! Subtraction. 17 minus 15. Ang pagbabawas ay kada linya. Tandaan niyo mga bata, kada linya. 7 minus 5, 7, bawasan ng 5. 7 minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ang sagot natin ay, magaling, 2. Meron pa tayong natitirang numero, 1 minus 1. Ang sagot ay, 0. Ngayon, tignan ang ating dila. Ano ang ating sagot? Magaling, 5, remainder, 2. Tutor Mark, pwede pala yun? Pwede palang ang numero o remainder ay magbago? Pwedeng-pwede. Anuman ang natitira, upad, yon ang remainder. Pwede yung remainder 1, remainder 2, remainder 3, 4, 5, 6, and so on. Sana ay naiintindihan mga bata, kaya tignan natin kung sino ang nakakuha ng sagot na 5, remainder 2. Sila ay sina Manilin, ayan, ang bilis gumalaw, si Daniel Paula, John Alden Araneta, at ganun din kay Dan Bill Fermin. Ayan, very good. O ngayon, next challenge tayo ha. 65 divided by 3. Sabi ko nga, tignan muna ang unang digit natin sa divisor. Isa lang siya, kaya isa lang din ang ating gagamitin. Let's now have this. 6 divided by 3. Close fingers, go. 3, 6. Shoot the mark, sakto. Okay, anong sagot natin? Magaling, 2. 3 times 2 is 6. Ano ang sunod natin na ginagawa? Magaling, tayo ay nagsasubtract. 6 minus 6, ang dali nito. Magaling, wala na o 0. Pero may digit na naiiwan sa taas. Ano ang gagawin sa 5? Ano po? Tama! Bring it down or bring down 5. Our next digit is 5. 5 divided by 3, inakailangan daw, magdidivide tayo, hindi tayo galing pa sa 5, pero gamit natin ay multiples of 3. Ready? Go! 3, 6, tutor mark sa ano, sobra. Balik natin, ano sagot? 1. Dahil ang 3 times 1 ay 3. Anong susunod na gagawin? Tama, subtraction.
5 minus 3, 5, bawasan ng 3. 1, 2, 3, ang sagot ay 2. Ano ang remainder natin ngayon? Tama, 2 ang ating remainder. Kaya ang sagot natin sa 65 divided by 3 ay 21, remainder 2. Nakuha nyo rin ba ang tamang kasagutan? Kung opo, tingnan nga natin. Ang nakakuha nito ay si Peng Shengpei. Ay, ibang klase ang pangalan. Ganon din kay Ace Lawrence. Ganon din po kay Maris Chris at kay Kurt Rianes. Ayan, yun po yung mga mabilis na nabasa ko. Kasi ang gagaling ng ating mga participants, nasagutan nila ng mabuti ang ating item. Lipat tayo sa susunod ha. O, nilakyahan ko na kaunti ang ating divisor. For naman ang ating divisor, mga bata. Hawakan muli ang lapis at papel o ang inyong ball pen at papel. Sabayan ninyo ko. 23 divided by 4. Anong sabi ko? Tignan ang divisor. 4. Tignan ang dividend. Kung ilan ang divisor, ganun din ang titignan natin sa dividend. Unahin muna natin yung 2. Pwede ba natin i-divide ang 2 sa 4? Medyo mahirap, di ba? Dahil hindi kaya, anong gagawin natin? Sapagkat mas malaki yung 4 sa 2 eh. Tama, iwan na natin si 2. Mag-move on tayo kay 3. Kaya ano ang ating bagong number? 23 ang ating hinahanap. Ibig sabihin mga bata, hindi lalagpas ng 23. Gamitin na natin ang multiples of 4. Close our fingers. Ready? Go! 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tutor Mark, sobra. O nga eh, sobra 24. Eh di balik natin. Anong sagot? Tama, 5. Saan nilalagay ang 5? Sa ibabaw ng 2 o sa ibabaw ng 3? Magaling sa ibabaw ng 3 sapagkat iniwan na natin yung 2. Dito natin yan ilalagay. Dahil ang 4 times 5 ay 20. Balikan nga natin. 4, 8, 12, 16, 20. Kaya yon ang ating ilalagay. Nakuha ba? Ngayon, ano ang susunod natin gagawin? Tama! Subtraction. 23 minus 20. Ang pagbabawas ay kada linya. Tandaan na, kada linya. 3 minus 0. Tatlo, bawasan ng 0 o wala. Anong sagot? Tama, tatlo pa rin. 2 minus 2. 2, bawasan ng 2. 1, 2. Ilan ang natira? Tama, wala na. Kaya naman, ang 23 divided by 4 ay may sagot na 5. At ano ang ating remainder? Magaling, ang ating remainder na ngayon ay 3. Kaya ang ating ilalagay ay 5, remainder 3. Yan din ba ang inyong nakuhang kasagutan? Kung opo, tignan natin online. Ang nakakuha ay si Nolly Zabian, ganun din kay Marites Cabrera, at Hanisel Epes. Ayan, napakahusay. Let's move on to the next part. 86 divided by 4. Oh, memorize na dapat to ha. Isang digit at isang digit lang ang ating gagamitin. Kaya bang i-divide? Opo, sapagkat kaya naman. Kaya, 8 divided by 4. Close our fingers. Ready? Go! 4, 8. Tutor Mark, sakto. O nga, isakto. Ano ang sagot? Magaling! 2. Ilagay natin dito ang 2. 4 times 2 equals 8. Susunod, 8 minus 8 dahil ating isasubtract. Ano ang sagot sa 8 minus 8? Magaling, 0. Ngayon naman, ibababa na natin ang 6. Sabayan niyo ako. I-divide natin ang 6 sa 4. Hindi dapat lalagpas ng 6. Ready? Go! 4, 8, shooter mark sobra. O nga eh, ano gagawin natin? Balik natin. Ano ang sagot? Tama, 1. 4 times 1 equals 4. At anong susunod na gagawin? Tama, tayo ay muling magsasubtract. 6 minus 4 equals 2. 6,
Bawasan ng apat. 1, 2, 3, 4. Ang sagot ay 2. Kaya naman, ang sagot sa 86 divided by 4 ay 21, remainder 2. Ganito rin ba ang inyong nakuhang kasagutan? Tignan nga natin online kung ganun din ang inyong nakuha. Ayon sa ating lumabas na kasagutan dito, nakuha yan ni Edita, ganun din kay Lynn Tabadero, kay Angel Mas, ayan ang bilis, lumabas ang sagot, at ganun din kay Jovi. Yan, thank you po. Now we move on. Ang ating susunod na digit ay o divisor ay 5. Medyo malaki-laki na. Ready? 64 divided by 5. Sabi ko nga, tignan muna ang divisor kung isang digit yan. Isang digit lang din muna ang tignan sa dividend. Huwag muna ang tignan ng 4. 6 divided by 5. Hindi lalagpas ng 6. Ready? Multiples of 5. Close our fingers. Go. 5. 10. Ay, tutor mark yung magpas. Balik natin. Anong sagot? Tama. 1. 5. 5 lang yun. 5 times 1 equals 5. Anong susunod na ating gagawin? Magaling. Subtraction. 6 bawasan ng 5 o 6 minus 5. 6 minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anong sagot? Magaling. 1. Ano ang gagawin natin sa 4? Mahusay. Bring down 4. Ang ating ngayong digit ay 14. 14 divided by 5. Dapat hindi lalagpas ng 14. Let's close our fingers again. Ready? Go. 5, 10, 15. Ano nangyari? Ulit. 5, 10, 15. Tutor Mark, sumobra na. Anong gagawin? Ibabalik. Anong sagot natin? Tama. 2. Dahil lang 5 times 2 ay 10. 5, 10. Kaya naman, ang ating sagot dito ay nilagay na 10. Anong sunod na gagawin? Tama. Subtraction ulit. 14 minus 10. Tandaan, kailangan nating magbawas ng ayon sa kanilang linya, 4 minus 0, 4 bawasan ng 0 o wala, anong sagot? Tama, 4 pa rin. 1 minus 1, anong sagot? 0. Kung gayon, ang sagot natin sa item na 64 divided by 5 ay 12, remainder 4. Ganyan din ba ang nakuha ninyong kasagutan? Kung opo, tignan nga natin kung ganyan din ang inyong nakuha. Ayan. Medyo hindi pa nakascroll. Ayan. So, tingnan po natin kung 12 remainder 4 ang nakuha ng ating mga participants. Nakuha ito ng tama ni Yancy Elip, Janet De Guzman, Ace Lawrence at Marites Reyes. Ganun din kay Angel May Golongo. Ayan. Thank you. Ang daming sumasagot. O ngayon, move on tayo sa malaki-laki pang divisor. 6 ang aking ginamit. Ready na ba? Kunin ang lapis at papel o ballpen at papel, sabihin niyo po. 38 divided by 6. Ang aking divisor ay 6, isa lang. Gamitin ang isang device, isang dividend o yung digit ng dividend. Tignan natin, 3 divided by 6. Kaya ba? Hindi, sapagkat mas malaki yung divisor natin. Kaya naman, ano ang ginagawa? Magaling! Extend natin o idagdag kung ano yung nandun sa kapila na pila. Magiging 38 na tayo. Ang target natin ay marating yung numerong ito na hindi lumalagpas ng 38. Multiples of 6 ang ating gamit. Ready? Close our fingers. Go! 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Tutor Mark, sumobra na tayo. Oo nga eh. O, balik natin. Anong sagot? 6. Ilalagay natin yung sagot sa ibabaw na ng 8 sapagkat hindi natin ginamit yung 3. Nakuha. Ngayon, 38 divided by 6. Ang sinagot natin ay 6. 6 times 6 ay 36. Ano ang susunod natin gagawin? Tama ka.
subtraction. Kaya naman, 38 minus 36. Ang ating pagbabawas ay base sa kanyang linya. 8 minus 6. 8, bawasan ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang sagot ay madaling. 2. Kaya naman, lipat tayo sa susunod. 3 minus 3 equals 0. Kung kaya naman, ang ating sagot na bilang remainder ay 2. Kaya, ang 38 divided by 6 ay may sagot na 6, remainder 2. Yan din ba ang nakuha ninyong kasagutan? Tignan natin. Yan ay nakuha ni Lea May, ganun din kay Ken Shinjero, kay Bernice, Yarid Sheriel, at kay Jocelyn Corbus. Ayan. Very good. Now, let's move on. 93 divided by 6. Last na natin to. Okay? 93 divided by 6. Tignan maigi. Ang ating divisor ay 6. Tignan din ang isang digit muna ng dividend. Yan ay 9. Kaya ba siyang i-divide? Opo, sapagkat hindi naman siya mas maliit kaysa sa 6. Okay? 9 divided by 6. Hindi lalagpas ng 9. Ready? Multiples of 6. Close your fingers. Go! 6, 12. Tutor Mark sumobra. Balik natin. Anong sagot? Tama! 1. 6 times 1 ay may sagot na 6. Ano ang susunod natin gagawin? Mahusay. Subtraction. 9 minus 6. Siyang bawasan ng 6. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong sagot? Tama. 3. Anong susunod na natin gagawin? Mahusay. Bring down 3. Ibababa. Ang ating bagong digit ay 33. 33 divided by 6. 33 divided by 6. Hindi lalagpas ng 33. Multiple of 6 ang ating gagamitin. Close our fingers. Ready? Ready na ba? Go! 6, 12, 18, 24, 30, 36. Tutor Mark sobra. Balik natin. Anong sagot? Tama. 5. 6 times 5 is equals to 30. Kaya naman, 33 minus 30 ang susunod natin gagawin. Ang pagbabawas ay ayon sa kanilang linya. 3 minus 0 equals 3, bawasan ng 0. Tama, 3 pa rin. 3 minus 3 equals, magaling, 0. Sa makatuwid, ang ating sagot sa 93 divided by 6 ay 15, remainder 3. Yan din ba ang inyong nakuhang kasagutan? Kung opo, tingnan nga natin online. Ang mga nakakuha nito ay sina Lynn Tabanero, Shandale, kay Sachi Miranda, at ganun din kay Ace Lawrence, Blanche L. RV. Ayan, napakahusay. Mga bata, kung nasundan ninyo ang proseso na ating ginawa para matukoy ang kanyang remainder, ako ay may inihanda rin itong tatlong pagsasanay. Tignan ko nga kung kaya nyo itong sagutan at sa susunod na makikita, yan ay ating iche-check. Ito ang ating numero. Okay? O mga bata, copyin na ninyo ha. Ang ating numbers na kinakailangan nyo i-compute ay 785 divided by 2. Yan ang ating item number 1 na hahanapan ng sagot. Okay? Practice kayo sa bahay ha. Yung susunod ay 427 divided by 3. Yan ang ating item number 2 na inyong sasagutin. Okay? Practice lang sa bahay kung ano yung ating prosesong ginawa. At ang ating item number 3 ay ito, 526 divided by 4. Nakuha ba? Yan ay pwede nyong pag-practice lang sa bahay. Ipakita kay nanay o kay tatay, kay ate o kay kuya, kung sino man ang kasama ninyo sa bahay na marunong na kayong mag-divide na mayroong remainder. Hindi ba't kay dalil lamang? Ayan. Kaya, sa susunod na pagkikita, ating itong sasagutan at tutulungan ko kayong matutuhan ang mga baksa, ang mga aralin sa math. Muli, ako si Tutor Mark. Makikita kita tayo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito sa
Math Remediation Program. Paalam! Magandang araw! Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado!